Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangang ginawa ko, ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Yung patuloy nga po na umawit tayo, di ba? Umawit tayo sa Diyos, yung mataya, at yung kataas, tayo sa Diyos, di ba? Thank you.
Panginoon, di ba? Hindi po tayo para sa Kanya, di ba? Ibigin natin yung best na para sa Kanya, ipatuloy na na umawi tayo sa Kanya, di ba? Kung nabibigitan siya, kung may problema ka ngayon, suko mo sa Kanya, di ba? Kung napapagod ka, suko mo sa Kanya, di ba? Hindi ba tawang umiyak mo? Kung totoo mo umiiyak ka, di ba? Ipakita mo kayo kung paano mo siya kinalagahan, kung paano mo lang ka nang buhay sa Kanya, di ba? Isa pa na, patuloy na umawi tayo sa Kanya. Thank you.
Yes, hallelujah. Are you still there, guys? Yes, sila na bless. Sila na bless. Yeah, lahat ay na bless. Ano, grabe, napakabuti ng Lord. Ano, so, sige po, bago po tayo magsimula, syempre, meron po ba tayo pag-usahan? Yung ngayon lang po nakarating ng midweek service. Ngayon lang nakarating ng midweek. Ngayon Wednesday. Meron? Hello, yung, oh, sige, okay lang yan. Huwag ka maiyak. Ayan, ito na yan. Sige, samahan mo na. Samahan mo na, Tutoy, para hindi mahiya. Naman. Sayang ang kagwapuhan. Ano, sige, hiya mo yan. Ano, kagwapong patang nito. Ako. Yan ang pangalan mo. Ha? Sige. Ayan, palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga tindahan na kaibigan. Siyempre, hindi ko kakabalaan ng Lord. Siyempre, ano? Palakpakan natin ang Lord muli sa buhay ni John Rich. Siyempre, yung mga pinagawa natin sa mga bagong katulad ni John Rich. Ano, napakabuti ng Lord. Ano kasi talaga ang Lord hindi talaga papayag na hindi talaga papayag ang Lord na wala siyang dadaling bago. Ano, sige, pakicheck nga yung kalapit mo, tingnan mo lang, huwag mo pausapin, tingnan mo. Ano ba, bago pa yan o mukhang luma na? Amoy luma ba? Ayan. Amoy lumad. Ay, baby pa yun pag amoy lumad. Ano? Wow, napakabuti ng Lord. Welcome, John Rich. Ano yan? Welcome to Jesus, the Anointed One Church. Sabi nga po natin, hindi ka magbabago ng religion, John Rich. Ano, kundi magpasalamat ka sa kaibigan mo dahil in-invite ka dito para mas makilala mo ang Lord. Ano? Ayan. Sige po. Sino excited ng purihin ng Lord ngayong araw? Ngayong gabi. Ayan. Alam ko, grabe ang pagkilos ng Lord sa bawat isa sa atin. Ano? Ayan. Yung totoong pinagpala, tahimik na nakikinig. Ano? Hindi maingay. Ayan.
Okay? Sige po, sabi po ng Lord dito sa mga awit 36:5, ang wagas na pag-ibig mo o Yahweh ay walang hanggan at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Palakpakan natin ang Lord. Ano? Grabe, ganyan magmahal ang Lord sa buhay natin. Kaya sa unang pagkakataon, sino dito ang handang itaas ang Lord sa grabe sa grabe pag-ibig ng Lord para sa kanya? Sige, ikaw na ang iyong ayahay para sa kanan ng Lord sa buhay ni Kuya Joseph. Salamat sa lang kami ng Lord. Lisa leader ko. Na sadat na mga tao sa sanday. Na sinabihan niya ako na meet ko na yung dating ikaw. Na doon na yung ginagawa ko dati. Na nalulugod pala sa akin yung leader ko. Na hindi ko namamalayan. Na doon na walang kasiyano na lalim. Hindi po ako sa mga tao yung mundo. Kung ano yung mga ito dito, go to the flow ka nalang. Nandun na ang naisip ko na naglalaro na pala ako. Nakatumatan ako. Nandun na ano, na hindi, parang naiinip ako sa oras. Parang doon, wala na yung tutungan na nasa Lord. Na-excited tuwing na may gawa. Nandun na kapag pinapatan ako ng leader ko tuwing prayers, parang naka mo daw. So yung kukwet na lang ako sa mga bagay na walang kakwenta. Nandun na, tapos kapag sadat namin, nandun na ano na, hindi niya ako masaan sadat namin. Na lagi akong may reason. Na hindi ako nakawala na reason sa leader ko. Nandun na dumulay sa point na sinabi niya yun, parang nalilakon ako na, o nga pala, na hindi porket ano, na sabi nga, yung kahit natin ka, sinabi din na, baka yung inakala mong liwala, dilim na pala. Nakakatumatan ka, pero nandun na napipilit ka pala. Yung atin, yung parang pilit na lang. Yung parang na-invite ka lang. Tapos, nainip ka pa sa oras. Ang tagal naman matapos. Pero nandun na, either gone. Nakamuli akong bumabalik sa dati. Hindi kasi talaga papayag ang Lord na yung relasyon mo sa kanya ay pawala-wala pa. Hindi ka lang gusto ng Lord. Pero hinahayaan ng Lord yun. Hinahayaan ng Lord na sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Pero sa huli, hindi papayag ang Lord na hanggang doon ka na lang. Ano ibig kong sabihin? Hayaan mo na kumilos ang Lord sa buhay mo. Hayaan mo na yung kapangyarihan ng Diyos ang manatili sa puso mo. Nang sa gayon, iinit muli yung relasyon mo sa Lord. Gusto niyo ba uminit ang relasyon sa Lord? Ayan, manatili kayo sa presence ng Lord palagi. Ayan, ibalik yung fire ng sa prayer words, pagdala sa prayer, o kung ano mang gawain niyan. Diyan tayo patatagin at palalamin ng Lord. So sa pangalawang pagkakataon, sige, ayan, ikaw na tayo. Kapagkasama ng Lord kasi yung kapunta namin sa ano at si Ay at si Ay Dos kasi yung ano yung sa kanan kasi namin yung pinuha mo yung try by pag-aahod ano ba pa natin kasi tulak na lang yung gawa yun hanggang nakarating kami dun sa ano sa Pastora Hayden na yung kaya napakadami yung struggle yung tapos yung pag-uwi namin, naman sa namin. Malinaw ba yung sinabi ni Kuya? Ayan, sige. Dahil dyan, talagang mas magtiwala ka pa sa Lord. Ano, na hindi ka iiwan. Hindi ka papapayaan, Lord. Ganun, kalapit mo, sabihin mo nga dyan sa kalapit mo.
di ka iiwan, di ka papabayain, Lord. Ayan, nakakapagpantohan, ano, yung kitapay-tapay ito na, nakakahiya. Ano, ayaw ka magkahiya, pero dahil nagpakita ka sa akin. Ayan. Ano, ayan, tahimik. Ayan. Sige, palapakan natin ang Lord sa buhay. Talagang napaka-powerful ng pag-iis ng Lord. Ano, so, meron pa ba? Meron pa? Sige, yung hindi napipilitan, hindi kailangan... Salamat sa Lord. Sige, ano, sige, ikaw yun. Kailangan ba? Oh, wala, wala ba? Wala. Okay, meron pa ba? Meron? Ayan, ayan, ayan. Ayan na, si Ara. Ayusin mo yan, Ara. Ayusin mo yan, Ara. Kaya tama po yung ginagawa natin, manatili po tayo sa presensya ng Lord sa pamamagitan po ng pagiging active po sa kanyang mga gawain. Ano po? So, palapakan natin ang Lord. Wow! Napakabuti po ng Lord sa bawat isa sa atin. So, this time, let us bow down our head. Sige po. Meron pa po pala. Sorry po. Magandang gabi po. So,
ipapasuto kung ano yung ginawa sa akin ng Lord sa buhay ko. So, bawat araw, bawat minuto, bawat buwan, yung buhay natin talaga, no? Napakahalaga na itinamin natin sa salamatan si Diyos. At tatandaan natin ang mga pagsubok, lalo na kung ano man ang ginagawa ng kaaway, nakikita natin kung ano yung ginagawa ng kaaway. So, huwag natin titignan yun, no? Kahit ito kasi yung laki ng barko, ang pinakatatandaan natin, mananalangin lang tayo, magtitiwala tayo sa ating Lord, yung pananampalataya natin, yung pag-asa natin sa Kanya. Sa Kanya lang. Kahit anong gawin sa atin ang kaaway, ipabalik lang ito natin sa Kanya at tayo lumuhod, lumapit sa Lord. At katandaan natin ako masaya, kasing laki ng barko ang kayang gawin ang kaaway sa buhay natin. Ang ating Diyos kasi nawag na ang karagatan ang kayang gawin sa buhay natin sapagkat siya ang gumawa ng langit at lupa. Ano? So, kung ano man, maghihanda tayo, lagi may pagsubok bilang isang Kristiyano. Ano? So, pinasasalamatan ko sa Lord yung buhay, ano, bagamat may pinaramdam sa akin ngayon, pero nang pala tayo ako dahil yung faith natin, kaya napakahalaga, parang ako hindi sinisipura, parang something, ngayon ko lang yung naramdaman mula kanina, parang mahala 5 or gano'n. So, self-deliverance lang, napakahalaga na tayo na siya self-deliverance sa mga maramdaman sa katawan natin dahil ang katotohanan na kayang gumawa ng kaaway, pero yun nga sabi ko kanina, tatandaan natin na kaya rin natin na pagpagagpayan sa pagdat kasama natin ang Diyos. Yun lang po, to God be the glory. Wow! Ayun, so bottom line, kailangan talaga guys, pagkatiwala mga guys. Mga guys, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating gagawin sa Lord. Ano? So mga guys, ready ka? Sige, magsitungo na tayo mga guys. Guys, sige, magsitungo tayo at syempre, magsipigil tayo. Tayo mananalangin. Lord, dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa kaligtasan na patuloy na pinararanas mo, walang sawa mong pinararanas sa amin at pinararamdam yung kadakilaan mo, yung grabeng pag-ibig mo sa amin. Lord, minsan pa tanggapin mo, Panginoon, yung mga patotoo ng bawat isa sa amin, Lord, maging sa mga tao na hindi na nakatayo ngayong gabi ito upang itasimbanan mong pangalan, Panginoon. Dalangin namin na mas iparanas mo pa sa bawat isa sa amin yung mga himala, yung mga kamanghamanghang bagay na nagmumula sa iyo, yung uncommon favor para isang araw, Lord, itataas ka namin dito sa harapan. At Lord, grabe yung katakilaan mo ang siyang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Ama. Lahat ng panalangin ito sinasabi sa amin na yung panalang dugo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Please. Yan, talapak ka! Pati Lord! Yan, sabi yan, sabihin nga natin, batiin natin ang ating katabi, magandang gabi. Magandang gabi ba? Yan, magpapasko na ano. So, yan! So, sabi ko lang, magandang gabi, ang dami na dagdag. Sabi ko, magandang gabi, yan, magandang dami na dagdag. So, yan, na-bless ko ba ang lahat? Na-bless ko ba sa worship? So, sige, lahat ng na-bless, pumalakpak. So, alam ko, ready na ang lahat. Ano? Ready na po ba kayo sa ating salita ng Diyos dahil magpapasko na? At maganda ang ating topic. Ano? At alam ko, magugustuhan ninyo, basta amoy pera, masarap. Ano? Okay, so yan. Dahil Pasko, wala na akong intro. Siguro magpapasalamat ako kay Lord yan para testimony. So, bago tayo dumaan at nandito ako ngayon, dahil hindi ko din unexpected lahat ang pangyayari sa ating buhay at ang dami nating testimony. Amen! Ano, nakakatuwa yung ating mga testimony, iba't iba sila, nandun na marami tayong natututunan sa kanila kung anong dapat natin gawin sa ganung lumapit tayo kay Lord. So nakakatuwa dahil hindi ko alam, bakit ako natutuwa ko kay Lord sobra kasi yan nga, tapos na yung school yung pala yun, na away yung finance namin, so okay na siya, narecord report na nagagawin namin, kaya sabi ko,
Kung may pasok pa kami ngayon, ako, hindi ako yata ako magtuturo dito kasi natun na naman ako sa loob. Pero dahil natapos na pinaloob ni Lord na ngayon na ako magturo, God's will talaga. Amen? So, sino po naniniwala doon na pag nilaan ni Lord, dinaan talaga para sa iyo? Yeah, maniwala ka. Kasi nga, ayun, yung mga nakaraan, ewan ko bakit ako nag-exercise. Bata ko ngayon nagpa siya na parang magpa-glow up ganun. Kasi sabi ko, sige, exercise nga, girls, bak pa ako na naman. Tapos nagkandaan na, nagkandabili na kami ng sabunan, si Boy Gabriel, yung pakaputi. Hindi ko alam kung bakit. Pero, praise God, kasi biglaan din, na-blessing kay Lord. Kasi biglang sabi ng aking father, aking si Red Joey, sabi, sasama daw pala ako dun sa ano, sa anniversary dun sa matagal. Say, amen! Praise God! Nakakatuwa! Ako yung bigla, kasi kaya pala ako parang nire-ready ni Lord. Gusto ako yung toto, ewan ko bakit gano'n. Tapos, ang daming pagsubok. Siyempre, nga tayo lagi may pagsubok. At magandang testimony ko para kaya nabuo itong teaching na to sa atin, sa bawat isa. Amen! So, ready na ba lahat? Ready na po natin ang notebook or cellphone. Ayan, mga kabataan. Ang title po natin ngayon ay pagbibigay. Yan. Hindi pa po tayo ano ha? Hindi pa po tayo giving. Yun lang si title natin. So, ba, yan. Makipaklat po tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6. 2 Corinthians 3. Corinthians chapter 9, verse 6. So, design po natin. Please, please. Title po natin yung pagbibigay. Ayan, ready na po. Babasahin na po natin ano. Ano po ba? 9 verses. So, babasahin ko po yung sa aking Bible. Ayan, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Amen? Sige, palapak po natin sa itang Diyos. Para hindi masyadong ano raw yung introduction sa testimony. Testimony lang po yun. So, wala nang intro to. Tuloy-tuloy na ito. No, para kung death, kaya makinig kayong mabuti. Ayan. So, yan. So, naintindihan po natin una pa lang doon sa salita ng Diyos. Napaka, intindihan na po natin kung anong ibig sabihin ni Lord dito. Na kung ano nga tinanim, yun ang aalihin. Kung marami kang tinanim, marami kang aalihin. Amen? Kaya kung marami kang ginawa kay Lord, marami ka din aalihin. Amen po ba? O, palapan natin si Lord. Ayan. Ako, yung kapisipan din yan. Lagi na ganahan na kalalo. Ano? So, yan kung nako, pagtamad ka. Nako, maunti ani natin. Ano? So, yan. Sabi nito, pagbibigay ng oras at pag-ibig ang tinutukoy ko dito. Yan. Lagi tayo nag-iisip pag pagbibigay laging pera. Amen po ba? Lagi tayo nag-iisip, oh, bibigay pera. Parang ano. Pero, di ba si Lord, si God, si Jesus, ay walang pera nang naghahayag siya ng salita ng Diyos. Amen? Ano binigay niya sa atin, salita ng Diyos? Nano, na naglakad siya doon, nandun na pinakita ni Lord, sinamahan siya ni God, na kahit wala siyang pera, nandun na pinaprovide ni God yung lahat ng pangangailangan niya, kakainin niya. Kung wala man kakainin, nagpapasting siya. Ano, nagpapasting siya ng turong, hindi natin magagawa yung ginawa ni Jesus Christ. Ano, halos isang buwan siya nagpasting para sa ating lahat. Oh, so yan, dito na pagbibigay ng oras at pag-ibig at tinutukoy ko dito. Na ando na, ikaw, lahat po tayo nag-disciple. Amen po ba? Tayo nag-ahayag ng Diyos. Sabi nga, paano ka, Lord, ang dami natin dahilan, bakit hindi tayo makapaglingkod sa Lord? Kaya sabi, Lord, hindi po makapaglingkod sa iyo. Kaya, wala po akong pera. Hindi po makapag-share o makapag-disciple kasi po wala akong mapapakain sa kanila. Paano po yun? Pero sabi ni Lord, ibigay mo kung anong meron ka. Ano yun? Pagmamahal, pag-ibig, ano pa? Sipag, taga, ano pa? Nandun na oras. Please. Na oras, ibigay mo yung oras sa mga ating mga, sa paglilingkod kay Lord. Amen? So nandun na naglalaan tayo ng oras, ang dami nag-aano diyan. Busy, nagtatrabaho. Pero lahat tayo namamanage natin na magkaroon ng oras para kay Lord. Yun ang pinaka-importante. Habang may oras pa tayo dito sa mundo, yan. Habang may oras pa tayo dito, dapat meron ka ding oras kay Lord na nilaan. Ano, kaya napaka-importante na hindi mawawala si Lord. Kaya nga dapat number one si God sa ating buhay. Amen? So, yan. Second, o tuloy-tuloy ha, doon din po tayo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 naman. So, magkasunod lang po sila.
9:7 na sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nabibigay ng may kagalakan. Amen? Nandun na, huwag na nabibigay ka. Sige, palapag natin yung salita ng Diyos. Nandun na, kung ano ba magaan sa'yo na kaya mong ibigay, yun, pagmamahal, na kaya ko lang po ibigay sa kanila, sa aking mga disipulo is love, diba? Or joy, madami, diba? Nandun na love na kaya mong ibigay sa kanila. Kung yun ang kaya mo, ibigay mo. Kasi, nang maluwag, alam mo lahat dito nagmamahal. Amen? Lahat dito nagmamahal, hindi mo lang nagmamahal ka na pala. Diba? Nandun na, kala mo, katabi mo lang siya, baka mabuhin mo, napunta tayo sa iba, no? Nakatabi mo lang siya, kala mo, wala ka lang pakailan sa kanya, pero pag nawala siya, hahanapin mo naman. Bila nasa maya si Ano. Diba? Nandun na meron ka ng care sa kanya, may love ka na, na-appreciate mo pala siya pag nandito siya. Ano? Then yan, praise God. So yan, ito ang gusto ni Yahweh na magbigay tayo ng may unang-unawa at merong pagmamahal. So sa ating pagbibigay, mahalaga na lagi tayong meron tayong tinatanim doon. Sabi ko nga love, lagi kong iniimit love. Kasi Pasko ngayon, si Jesus Christ is love talaga. Amen? So sino excited ba Pasko? Amen? Si Adon ba excited ba Pasko? Ayaw nila kumasko. Siguro excited kayong mamigay. Magbigay sa inyong kapwa. Amen? Sige, excited. Sige, pumalakpak. Ayan. Gamitin nila yung kita kayo ni Lord. Kita tayo ni Lord. Kasi kung sino pa yung bibigay, siya po yung lalong binibigay. Amen? So yan. Next. Diba sabi ko sa inyo, parang jet lag. Sabi po dito sa Proverbs chapter 11, verse 25. Yan, sulatin. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ayan. Sabi nga, sinabi ko na nga kanina, kung sino man yung nagbibigay, nagbibigay. Yan. Ang Pasko ay ibig sabihin ay magbigay ka, hindi mamingi. Amen? Nung bata tayo, may hindi tayo mamingi. Pag Pasko, nangingi tayo. Pero pag lumaki na tayo, tayo na nagbibigay. Minsan parang kasama naman, nakakagis din mami, ano na humingi? Ano yung parang pang naihingi ka sa mga ninang mo, ninong mo? Sarap humingi kaya, tapos pag malutok talaga yung pera, ako sinasabi niyo, amoy-amoy niyo pa. Ako kahit, ano, asarap sa feeling, ano. Pero, ito, dito tayo tinetrain ni Lord, na maging masaya tayo magbigay. Ano, ako palaki ng palaki, tayo sa Christian, matuto tayo magbigay. Ano ba may ibigay mo sa templo niya? Ano ba may ibigay mo, mga ambag mo sa gawain niya? Amen? Kaya yun yung maluwag sa iyong puso, ha? Sabi kasi ni God, gusto niya yung maluwag sa iyong puso, hindi ka napipilitan. Amen? So yan, kung gusto mo magtugsog, gusto mo mag-share ng words of God, dahil matalik share. O so, gusto mo mag-evangelize, gusto mo ano pa, magbahay-bahay. Go na, kasi yun yung masaya. Yun yung sinasabi ni Lord sa'yo na gawin mo at doon ka masaya. Amen? So yan, bilis. Pero ito ang challenge. Yan, sabi ano, paano ka magbibigay sa kaligitnaan ng bagyo at pagsubok? Diba? Ang hirap magbigay pag alam mo wala ka rin na parang gipit ka din. Amen? Paano ka magbibigay pag nandito na sinusubok ka ni Lord? Nandang naliyayalig ni Lord yung mundo. Nandang niya sa kalagitnaan ng pagsubok niya. Paano ka pa makakapagbigay doon? Ito yung kaya sabi ko pagbibigay. Ano? So yan, sa mga nakaraan, ito yung naramdaman ko din. Ano? Ito yung naging testimony ko din na parang ang hirap naman magbigay. Diba? Lalo na, ani natin sa love. Lalo sa love talaga. Kasi doon madali. Siguro doon na lang. Mas madali yun. Kasi sa love, diba? Parang tayo, gusto natin yung kung ano may ibibigay ng partner mo. Huwag ka kang makabata. So yan, sabi na, pero unawa niyo na naman, open naman kayo, ano? So yun nga, lagi kayong hinihingi ko, ano yun, parang gusto niyo yung parang kung ano yung naibibigay ng partner niyo. Hindi niyo maisip kung ano yung naibibigay mo. Ano, lalo na sa babae, yeah. Syempre, ang price ang babae, walang gagawin ng babae, ang babae ay bulaklak. Amen? Huwag kayong makabol. Then sabi nga sa salita, nandun na, bulaklak kayo, no? Kaya ano yung mga, bubuyog. Mga bumuyog, kumulta. So yan, nandun na, doon tayo inalo ni Lord na, paano ka magbibigay kung walang wala ka na, gulong-gulong ka na, para bang nanalamig ka na.
di ba? Nanalapit ka na kay Lord, naglalapit ka na dito sa church, ano pa maibibigay mo sa disciple mo? Di ba? Ah, paano yun, Lord? Ah, mahirap. Mahirap di ba magbigay? Pag alam mo, drain na drain ka na. Na para bang wala ka ng energy, wala ka ng time, parang nandun na, sige, nandun sa kalagitnaan na lumalaban ka, na patuloy kang sumisimba. Ngunit alam mo yun na parang ang sabig, talagang parang nahihila ang iyong katawan. Kaya na, lalalakas yan sa testimony ni Kuya. Ano, ang ganda ng testimony niya kasi sabi niya, na ito na, hindi ka nalalabig, hindi ka nalalamig, nare-distract ka lang. Yung pala, ano bang iniisip mo? Bakit ka nalalamig? Bakit ka napapagod? Kasi dami mong iniisip. Na-stress ka. Na ito na, dinadaan ka nila sa pagsubok, na ito na sunod-sunod. Sa family mo, sa sarili mo, sa kapitbahay niyo, na chismosa. Pati yun. Ano pa? Sa kung sino man, kung ano man yan, yung pambayad nyo, sa kuryente, yung utang nyo, di ba na hindi pa nababayaran. Doon, doon ka natidistract, doon tayo natidistract, kung bakit tayo nalalamig, bakit tayo nanghihina. Nandun na hindi natin ginagamit na maayos yung energy natin sa mahalagang bagay. So, kaya dapat tayo, matuto tayo, inaad yung energy na yun sa mga mahalagang bagay. Ano yun? Ang mahalaga is manampalataya ka kay Lord. Na ito na nakalimutan mo na pala manampalataya kay God, lumapit kay Lord kasi sobrang ka nai-stress. Diba? Na ito na, sa sobrang distraction, sobrang challenge na dinadanas mo, gusto mo magreklamo kay Lord. Sabi mo, Lord, bakit ganito? Kala, na ito na, masyado mo ko pinapahirapan. Parang gusto mo lagi, Lord, na pinag-iisip mo ko, Lord, na lagi mo hinahanapan ng pagkakamali. Ganun ano, di ba? Sa labas, ganun din. Sasabihin mo sa family mo, bakit yung pagkakamali ko na lang, yung nakikita, hindi yung nagagawa ko mabuti. Ano? Ganun eh, na parang sobrang hirap, parang gusto mo na magreklamo, di ba? Na itigil ka ba? Di ba? Itigil na nga to? Okay, pagod na. May Lord, kuhain mo na lang ako. Di ba? Napakadali nun. Pero sabi, yung pala, hindi natin yung binigay ni God sa atin na blessing natin na habang humihinga pala tayo na nandito tayo sa mundo, yung energy, yung talent mo, yung talino mo ay hindi pala natin napupunta sa magandang paraan at dun sa tamang paraan ayon kay Lord. Yung pala yun. Nadidistract tayo kaya tayo nanghihina. May isipin mo, bakit ka nanghihina? Anong dahilan? Bakit ka nanghihina? Minsan iniisip mo, dahil boring po. Walang bago. So, ano dapat gawin kung naboboring ka? Maghanap ka ng bago, di ba? Maghanap ka ng bago na dapat mong gawin para hindi ka manlamig at hindi ka maboring. Ano pa, mag-try ka ng mga bago na, ano to, na ayon kay Lord, di ba? Kasi nga, naandun na nandito tayo na kasi kailangan mo pala mag-level up. Yung pala yun. Bakit ka nanghihina? Naboboring ako. Kasi ang tagal mo lang nakastock dyan, hindi ka mag-level up. Yung pala yun. Nato na maboboring ka pa ulit-ulit, Lord, yung ginagawa ko. Lagi akong natutog. Lagi akong tugtog lang ng tugtog. Tugtog lang ng tugtog. Puro tugtog. Yun, hanggang yung music, nasa utak ko na. Yun lang. Puro lang tugtog. Yung pala, hindi ka pala mag-level up. Ba't ka nanghihina? Kasi nato na hindi mo ginagawa yung gusto ni Lord sa buhay mo. So yung pala gusto ni God, is mag-level up ka. Ano? Kaya pala nanghihina ka kasi alam ni Lord na meron ka pang ibibigay, hindi mo maibigay. Nato na nasasayang pala yung energy mo, nasasayang yung pag-upo mo, nasasayang yung pakinga mo. Nandito ka, nakaupo ka. Nasasayang pala. So, kung nag-upo siya, kung nag-upo ka man, or parang nanghihina ka, maghanap ka na, alam mo na yan. Sinabi ko na, sinasabi ni Lord, mag-level up ka. Baka kailangan, meron pang pinapasabi sa'yo, may pinapagawa pa sa'yo si Lord. Kailangan mong hanapin na siya mismo mag-direct sa'yo sa tamang lugar na yun. Amen? Sige, palapakan nga natin si Lord. Yung pala yun, nabuboring ka lang. Nabuboring lang pala tayo. Nandun pala na, ano lang, hindi natin mailagay yung tamang, yung paggamitan ba na maayos yung ating energy, talent, yeah, inulit ko lang. So yan, so, sana tayo? So this is the time na magbigay ka ng oras na makipag-usap sa Panginoon.
Pag ginawa mo ito, makapagbigay ka ng apoy sa kapwa mo. Ah, yun na kayo sinabi ko. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, Lord. Nabili sila tayo. Habang palaging sinachallenge ni God, habang nanghihina ka pala, ang kailangan mo lang is magbigay ng oras kay Lord. Magbigay ng time. Magbigay ng time na ano, lungkot sa Kanya. Na ano na nakalimutan natin? Ano nakalimutan natin? Ano ba dapat natin gawin? Nakalimutan mo pala itong number one na pinaka the best na gamot or na message. Base, pag lumabas ka, is magkaroon ka ng faith, ng pananampalataya sa Kanya, at bumalik ulit, at makipag-usap ka ulit sa Kanya. Baka hindi mo alam dahil nabobored ka, dahil nabobored ka, nangihina ka, yung pala, hindi ka pala nakikipag-usap kay Lord. Na nagpapalik ka lang, pero hindi ka nakikipag-usap. Yes, so yun, hindi ka nakikipag-deal. Parang ganon. Or hindi ka nag-aaral ng new conversation, nanlalamig na ang messenger. Sabi na siya. Ang lamig daw ng ano, ng panahon ngayon, baka daw may nagbukas dyan na ano, nakonfo. Ayun pala, kaya nanlalamig kasi wala kang matapik. Hindi ka makipag-usap sa Kanya. Dahil ikaw mismo, wala kang bago. Diba? Sa ano, sa barkada, wala kang, pag wala kang matapik, ang boring na konto. Kailangan mo pala kumuha ng bago, try new things, adventure, ganan, manood ka sa theater, ganun. Manood ka, or magbasa ka ng Bible, ano pa, mag-share ka, anong meron testimony sa buhay ng iyong disipulo, sa iyong, ano, flocks, ano, yung pala yun, para apoy ka ulit. No? So naman, ginanahan ulit si Lord na para i-bless ka ulit, na marami ulit siyang i-share sa'yo. Na anak, ito dapat ang kailangan mo gawin. Alam mo ba anak, ganan? Alam mo ba mahal na mahal kita? Alam mo ba naghintayan naman ako dito, ang lamig na naman ang kumpo natin, at tagal-tagal mo mag-reply. Diba? Yung pala yun, na kailangan mo pala mag-start ng new conversation kay God, na panibago. Ano ba kailangan mo gawin, Lord? Ano ba pang una? Kasi ayaw ko ng ganito, nanlalamig ako. Ayaw ko po na seasonal. Amen? Ayaw ko maging seasonal, Lord. Ay, ako, sabi ko, Lord, ayaw ko na din maging seasonal. Napapalisig na din ako. Sabi ko, ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng ano. So, ngayon, sabi ko nga, ngayon, nilalaan ko yung energy ko sa mga importanteng bagay. Ano? Kung kailangan mo lang, ano, umupo, makinig, edi makinig ka. Huwag kang daldal ng daldal, nasasayang yung energy mo. Diba? Diba ako nang paparinig, tahimik naman. Tahimik naman eh, kayo naman eh, hindi naman kayo nagpapasama. Parang ganun. So, this is the time. Pag ginawa mo yun, nalumuhod ka kay Lord, meron ka na naman maibibigay sa kapwa mo. Ano yun? Yung faith mo, yung apoy na yun. Yun yung best na maibibigay mo sa kapwa mo. Nagbibigay mo kay Lord, yung conversation na yun, yung faith na yun, na namalin, na doon yung anak, na doon na, mabigyan mo ng inspirasyon yung kapwa mo, na lalapit ulit kay Lord. Amen? So yan, sabi sa awit, chapter 39, verse 11. 11 po. Awit chapter 29, verse 11. Yan, sabi nga dito, si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Amen! Palapang natin si Lord. So, ito ko sa akin, hindi siya magbibigay ng lakas sa iyo. O paano kanyang bibigyan ng lakas? Hindi ka nga nag-start ng conversation. Diba? Hindi mo siya kinakausap. Hindi ka humihingi kay Lord. Magbibigay naman si Lord eh, hindi ka lang lumalapit. Diba? Minsan nahihiya ka na. O paano, anong mga gawa na hiya mo? Hindi e, lalo ka man lalamig. Diba? Huwag ka mahihiya. Lord, pabalik-balik ako, na-assistant ako, nandun na, hindi naman ako na-attend ng task, hindi ako na-attend ng prayer words, hindi ako na-attend ng fasting. Ano po ang kailangan kong gawin? Kailangan ko po mag-level up, kailangan kong sumubok na hindi mahiya, pumunta doon, naharapin ka, hindi yung tao. Amen? Now, what's the nag-give up ka? Ito, warning sa atin. What's the nag-give up ka? Dahil napagod ka sa gawain ni Lord, dahil nagsama ng tingin sa'yo ng mga flocks mo or disciple mo, yung kapatid mo spiritual. Minsan, kaya pag sumusuko ka, hindi mo pinaglilingkuran si Lord. Pinaglilingkuran mo tao. Dahilan mo, bakit? Kasi masama yung tingin sa'yo ng flocks mo. Bakit nandito ka ba para tingnan or pahalagan tinitingnan ng flocks ano, ng kapatid mo? Yes, kapatid mo siya. Pero ang number one priority mo, kailangan mong pag-grow yung faith mo, yung eyes mo kay Lord, na number one na siya lang ititingnan mo para magpatuloy. Diba? Kaya, kayo, lahat tayo, kung ano ba yung pang ano, yung ating ano, unity, kailangan natin yung
Diba? Wala naman yung tingin sa yun ang leader mo na hindi ka nakakatuwa. Saka nga naman hindi ka nakakatuwa. Diba? Baka nga naman. Baka nga naman. At tigas kasi ng ulo mo. Diba? Kaya na TBA. At TA po ay hindi yan masama. Yung discipline. Disciplinary. Tayo, yung mga kapatahan ng mga bago. Minsan na amin, DA ka. Ah, please, ito ay hindi ka na, hindi namin kayo tinatakot. Ano? Hindi namin kayo tinatakot. Gusto lang namin mapaputi kayo, di ba? Mapaputi tayo lahat. Ano? Hindi, sabi pa na DA o nakakahiya. Nakakahiya, yes. Pero kailangan mo patuloy. O dyan, napulip na naman. Wala ka na. So yan, kailangan mo patuloy. Nandun na tinitingnan ulit. Mag-start ulit. Na kailangan mo ulit mag-build yung faith mo, yung eyes mo kay Lord. Di ba pa yung iba na DA? Ah, hindi na nakapag-focus yung iba. Nakatingin pa talaga sila sa tao. Nakikita nyo? Na hindi na sila nagpapatuloy. So, kung saan nagpapatuloy yan, okay, great. Kasi nato na muling in-ento, kumbaga, inaayos ni God, kumbaga, inaayos yung relasyon nila ni, ibigay sa kanila si God lang, tsaka si Yadur. Nalilito ko yung pag-explain. So, yan! O, nakikita po ba? Nakikita po ba? Yeah. Yan. Finish ko magsalita, no? Sorry. Kasi nga, mamadali tayo. Yan. Sabi nga, ang pagkakamali natin, ay, babasahin ko na to, ha? Pag meron nang bigay sa'yo, yan. Ito ang pagkakamali natin. Let's go na. Nalito ko. So, ito nga lang pagkakamali natin, guys. Yan. Pag meron nagbigay sa'yo, mayroong tao nagbigay sa'yo kung ano man yan, regalo man yan, kung pagmamahal man yan, effort, siya na agad ang pinagkakatiwalaan mong lubos kaysa kay Lord. Di ba pag once na nagbibigay ka, minsan nandun yung tiwala, yes, hindi sabihin natin tiwala mo, pero nandun na, ay di mo alam na hinahanap mo pala siya, yung parang masasanay ka, kasi nandiyan siya lagi. Ano? Nandiyan siya lagi para sambutin ka, na bigyan ka ng payo, kahit paulit-ulit. Noon na nawawala ka na pala ng ano, conversation na naman kay Lord. Nagkakaroon ka naman ng convo doon sa isa sa kabit mo. Naging kapit mo na yung kapatid mo. Kasi sabi si Lord, seloso. Ano? Seloso si Lord. Bakit ganun? Binibigay ko naman yung pangangailangan ng anak ko, tapos may ginamit lang ako na pansamantala na tao, ganun. O ba yung nakalimutan na ako? Di ba si Lord din na nagbibigay sa atin na natulong sa atin? Di ba may ginagamit siya ng kapwa natin? Kaso nga lang, pagkakamali natin is doon na parang di mo alam, Diyos mo na pala yun. Na doon na doon kailang humihingi na tulong, hindi na kay Lord. Kaya be aware guys, at napag-roundan nyo na masyadong mas marami ng konbo nyo, yung kapit mo, yung sakay Lord, ay yari ka. Naku, baka yan ay may gagawin siya. Hindi naman mawawala yun. Kasi, ano, pagbabasag ba? Ano? So, yan ano. Amen? So, yan. Yan. Habang nagpipigay tayo sa ating kapwa, yan. Dapat, meron nga, magpigay ka din dapat para sa sarili mo. Oh, pipigyan ka yung sarili ko. Kung baga, award, magkakaroon ka ng award para sa sarili mo. Diba? Napaka-special yan. Gusto naman ni Lord na maging masaya ka talaga. Ano yun talaga gusto ni Lord sa buhay natin. Ang malaking bagay na may ibigay mo sa sarili mo ay hayaan mo magkaroon ka ng malaking faith kay Lord. Yung pala yun. Nayaan mo si Lord nga, sabi nga, lumapit ka kay Lord, karoon ka ng faith na naman, panibagong faith, panibagong faith, at subalim niya. Yun yung best na may bibigay mo kay Lord. Kasi bakit? Habang na-struggle ka, nayaanig na, yung mundo mo, di mo na lang, nahilo ka na. Diba? Andan yung faith mo kay Lord, nado na, sasagutin ka niya. At pag once na may faith ka, meron kang hope. Yan, may pag-asa ka. Nasa na alam mo, nabibigyan, sasagutin ka ni Lord at hindi ka niya pababayaan. Yan ito ba? So, yan. Yan. Sabi nga sa Matthew, chapter 17, verse 20. Praise God. Sabi, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Palapakan natin ang Tagalog. Tagalog. English lang yung dinasa ko.
So yeah. Sabi nga, if you have faith, nothing is impossible. And if you have God, you have everything you need. Amen? So yan yung wala ko. Amen. Amen. So na, talaga pa may faith ka talaga ngayon, talaga walang imposible. Amen? Alam ko, may kanya-kanya tayong testimony at may kanya-kanya pinaranas si Lord sa bawat isa na himala. Ano? Lagi ko naaalala yung sa school talaga. Ano, at dami ko testimony sa school. So yan, dahil talaga huwag natin hahamunin ng Diyos, ano? Hindi, mapapahiya ka talaga. Amen? So, ano lang, natutuwa na ako kay Lord. Alam niyo na yata yun, ano? Yung testimony ko yun, yung about sa kay teacher. Kay teacher din. And for, alam ko si Paul Lagin siya. Paul Lagin yun eh, pagkakaalam ko. Kasi ang kaan, syempre ako yung joker ng room, so joke-joke lang. Hindi ko naman na-expect na tinotoo ni Lord. Kung ano yun. So, ang nangyari kasi, no, mag-tetest kami. So, mag-tetest yata kami nun dahil joke nga ako at kaklose ko naman yung mga picture ko. Ganun. Sabi ko, yan, sabi ko ba sa, ano nga sabi ko kay isa kay Sir Lord? Ang buta kami pa nga. Sabi ko, hindi dami na Sir, dami na mga kaklase ko. Sir, bukas na lang po, pag-ibukas na lang please test. Kasi po, wala po talaga kami review. Yan, ka naman mo, nag-review ako nun. Hindi naman kami nag-review dati. Sabi ko, hindi pa nag-review. Pero yung mga matatanin nyo ako kasi, yun nga, hindi pa daw talaga sila nag-review. Parang wala talaga time sa sobrang busy. Sabi, hindi ba makausap kami. So yan, nag-pray ako, sabi ko, Lord. Yan, nag-pray ako. Hindi ko na-expect na, nag-pray ako sa kamal. Nasa gitna kasi ako nun, nakapwesto sa room namin. Nasa kanya ka gano'n. Tapos hindi ko alam, nag-pray na pala ako, ganit na lang ang mga ano ko. Kala ko, joke-joke na. Sabi ko, oh Lord, please wag na muna. Tapos sabi nga, ano, teacher ko. Sabi ko, sir, wag na muna, please. Sabi niya, sabi ko, alam ko, mahimala. Gumagano na ako, mahimala. Sabi ko, aking teacher. Sabi, walang himala. Oh, sure. Huwag gano'n. May himala, sir. May himala. Lord, gano'n. At iso mangyari, punta yung picture ko doon sa ano ba pa? Sige, babalik lang ako, magpapaprint lang ako. So, bibigay na sa inyo yung mga interest. Pagbalik, walang dala. Sabi, sir, guys, susunod lang po tayo yung mga test. Sabi, okay, sir, bakit, sir? Sabi, ganun, nawalan po ng kuryente. Palapakayan ko, sir! At alam po that time, nagulat ako, kasi kala ko nag-joke lang ako, pero totoo yung face ko na please wag na muna, susunod na lang. Eh sinabi ng teacher ko na walang himala. Ay ako, pinatunayan ni Lord sa kanya na, ay naku, hindi totoo yan mahimala. Alam ko si Lord yun, pwede yun lang. Nandun kasi, ang daming pwedeng dahilan. Pero bakit naman ang nakuryente, napaka-imposible that time. Na magpapaprint siya, biglang nawala ng kuryente. Oo talaga, alam ko si Lord yun. Amen? Ay nakakatuwa si Lord. Hallelujah. Nakakatuwa talaga si Lord. Ganda ng testimony, pero tanda pa ako na teacher na yun. Close ka na. So, yan. Yeah. Asa na tayo? Yan. So, sa pagbibigay, balik tayo sa pagbibigay, baka nawawala na tayo. The best gift you can give is genuine, okay? Ano po? Genuine love. Yeah, yan pala yung the best na ibibigay mo sa kapwa natin. Love. Yeah, genuine love. Amen? Love? Ano yan? Love is, ano to? Kapag-ibig ay ang salita ng Diyos. Amen? Nandun na, yun yung best na ibibigay mo sa kapwa mo, i-share mo sa iyong kaibigan, pamilya. At nandito na tayo sa conclusion. Nag-testimony lang ako ng madali. Para lang doon. Amen? O, conclusion. Matayo. Sabi sa Acts chapter 20 verse 35. Yan. Sabi po dito, English po na masabi ko. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remember the words that... The words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Amen! Parang natin ang salita ng Diyos. Diba? Masama pa natin sa Tagalog. Alam na, Tagalog.
Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagkatrabaho, dapat ninyo tulungan ang manghihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen! Yan, nakakaunawa natin sa Tagalog, ano? Chapter 18 na tayo. Ano, yan. Na ito na pinapakita na magbigay ka na. Magbigay ka na magbigay na mas asahin, mas asaan to. Kumbaga, i-desire mo na magbigay ka. Amen? Na hindi manghingi. Okay? Kasi lalo bine-bless ni Lord yung mga mapagbigay ng mga tao. Praise the God! At sa ilaw na mata sa papuri, pasangga. Amen. Yes, Lord. Merry Christmas mo. Merry Christmas, God. Hindi na naman. Amen. Benda, siya pa yung manifest. Okay, good.